Magandang morning, Tito Adrian. Bukod sa pagiging guro, sideline na trabaho rin ng suspect ang pagiging real estate broker. Ayon sa biktima nito na si Jose Terry de la Cruz, ipinakilala sa kanya ang suspect na kanyang kaibigan para tulungan siyang ayusin ang mga papeles ng binibenta nilang lupa sa Baliwag, Bulacan. Hulyo noong nakarang taon na magsimula ang kanilang transaksyon. Ayon sa biktima, umabot sa 470,000 ang naibigay niya sa suspect para pambayad umano sa buwis sa BIR. Nobyembre, humingi pa umano ng karagdagang 33,000 pesos ang guro para sa iba pang pangbabayaran, kaya umabot na sa 503,000 ang kabuuan naibigay niya. May ibinigay naman ang suspect na kopya ng resibo sa pamamagitan ng messenger mula sa bangko na bayad na ang tax. Pero nang hinihingi niya ang original na resibo, wala na itong maipakita. Dito na nagduda si De La Cruz, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa bangko at sa BIR. Dito na niya nakumpirma na walang transaksyong ginawa ang suspect sa bangko at peke ang ipinakita nitong resibo. Nakiusap umano siya na ibalik ang mga naibigay niyang pera, pero walang naging tugon ng suspect at nang hingi pa ito ng karagdagang 500,000 pesos para dagdag daw na sa babayarang buwis. Dito na siya humingi ng tulong sa pulis. Alas 5 kahapon ang ikinasa ang entrapment operation laban sa suspect sa isang fast food chain sa barangay Bagong Nayon, Baliwag. Inamin naman ang umano ng suspect sa mga pulis na hindi pa niya inaasikaso ang dokumento, pero nakatago lang daw ang pera na hiningi sa biktima. Real property sa BIR. So nung ibinirepine itong ating victim, kung inulog ba o nakarting ba sa ayon siya ng BIR itong kanyang binigay na kalating milyon, so doon niya nalaman na wala namang nangyaring transaksyon na gano'n na nakarating sa ahensya ng BIR. So at the same time, nung binigay niya yung pera sa ating suspect, ay wala rin ganong halaga o anumang transaksyon na nangyari sa bangko na hinulong nitong suspect sa nasabing bangko. Saan nangyari, sabi niya sa akin, ayusin ko to mabilis lang. Sige, umasa ako. Tapos nung humingi ako sa kanya ng dokumento na nakabayad na siya sa BIR, kasi sabi niya, kaya niya kukunin yung pera sa akin, pupunta siya ng Land Bank Baliwag, magbabayad na siya. Kaso inihingi ko yung deposit slip. Binigyan naman niya ako ng deposit slip, kaya lang yung deposit slip edited. Biniripay ko na yun sa Land Bank Baliwag nitong December, nalaman ko na hindi totoo. Disinido, Tito Adrian, ang biktima na sampa ng kaso ang suspect para hindi na umano makapanloko pa. Ayon sa Baliwag PNP, maharap sa kasong swindling, staffa, robbery extortion at falsification of documents ang suspect. Tito Adrian. Oo, Jose. Bali, part-time na trabaho niya yung pagiging real estate agent. At siya ay full-time talaga na public school teacher. Full-time na public school teacher ito, Tito Johnson, at nagsa-sideline daw ng pagiging real estate broker. At nakumbinsi nga itong biktima na ipaayos sa kanya mapapeles, dahil nung mag-usap sila, nung unang meet nila, ay may mga pinakita sa kanya na marami na itong mga nasikasong mga ganung katulad na transaksyon sa BIR at sa bangko, kaya hindi na siya nagdalawang isip para itiwala yung pagpapaasikaso sa kanyang ibinentang property sa Baliwag, Tito Adrian. Nagpa-interview ba yung suspect, Jose, at bakit niya ito nagawa? Tumanggi, Tito Adrian, na magpa-interview yung suspect. Sinubukan nating kunan siya ng pahayag habang nasa kulungan sa Baliwag detention facility, pero hindi siya nagbigay ng payag. Oh, ito yung nakakalungkot eh, no? Dahil kahit syempre masama pa rin nga yung panloloko sa ating kapwa na napunta sa ganitong panloloko itong teacher na ito. May impormasyon ba kung ilang beses niya na itong ginawa? Tinanong natin, Tito, yung Baliwag PNP kung may record na itong guro, pero hindi pa daw nila ma-verify kung meron ng iba pang kaso itong suspect, Tito Adrian. Pero mahalaga rito, no, talagang gustong itama nung biktima yung nangyari at talagang itutuloy-tuloy itong kaso.
Tama ka dyan, Tito Adrian. Tinanong ko siya kanina, paano kung mabayaran na yung nakuha sa yung pera? Sabi niya, itutuloy niya pa rin yung kaso para tumanda daw itong guro. Dahil baka marami pa itong mga maloko. Dahil may, actually kagabi, Tito Adrian, may kasama pa siyang magbibenta din ng property na kinakausap na itong suspect. Mabuti na lamang at hindi pa siya nakapagbigay ng pera. So talagang porsigido siyang magsampa ng kaso para hindi na daw maulit ang nangyari sa kanya, Tito Adrian. Okay, maraming salamat, Jose Carretero.